Hi guys, welcome to MNM Tutorials. So in this video ay pag-uusapan natin kung ano na ba ang update sa Pi Network World. So alam ko na marami sa atin ang nag-aabang at naghihintay kung magiging official currency or cryptocurrency ba ang Pi Coins. At alam kong marami ang araw-araw na nag-mine sa kanilang mga mobile phone para maipon ng makapag-ipon ng maraming Pi Coins. So ngayon ay pag-usapan natin kung magkakaroon nga ba ng value ang ating mga Pi Coins na iniipon sa araw-araw. So pag-usapan natin ang development sa Pi community, sa Pi network. So ngayon lang araw ay kalalabas lang nila ng kanilang Pi Hackathon Showcase Part 1. So Part 1 pa lang ito guys. Ano ba itong Pi Hackathon? So guys, ang Pi Hackathon po ay ang project na inilabas ng Pi developer kung saan binigyan nila ng opportunity yung Pi community, especially yung mga developers na mag-develop ng applications sa Pi Apps platform, which is the Pi browser. Makikita nyo doon yung option na Pi.develop. And then, pwede kayong sumali dito sa kanilang Pi Hackathon kung saan magde-develop kayo ng application na pwede nilang isama sa Pi Network na gagamit ng Pi Coins. So, ang daming nagpasa ng mga applications nila. So ngayong araw ay naglabas sila ng preview at overview sa mga apps na sa tingin nila ay may potential na mapasama sa Pi Network. So ano-ano itong mga Pi apps na to? So ang hinihingi nilang mga application guys ay yung gagamit ng real-life utilities and infrastructures. So una sa showcase ay ang Pi Workforce. So ayon sa kanilang showcase, ang Pi Workforce intends to connect the freelance worker to the employer through the Pi network or the Pi ecosystem. Ibig sabihin, magkakaroon ng platform ang Pi network kung saan pwedeng maghanap ng trabaho or job ang mga freelance worker at maghanap ng magiging employer depende sa kanilang skills at mga kakayahan. So, doon pwede na silang mag-apply directly gamit yung applications na yun. And then, ang bayad kapag ka natanggap ka ay Pi Coins. So, yun yung una, the Pi Workforce. So, maganda, di ba? So, next ay ang WePi Social. So, this is a soon to be, intends to be, another social media platform in which the pioneers have the freedom to share and communicate with the whole Pi community. At ang maganda dito ay pwede kang mag-share sa Pi Network, Community, Pi Projects, and then kapag ka ikaw or merong mga taong nagustuhan yung iyong post na inilabas, ay pwede nilang bigyan ng tip na Pi Coins. So kung sa mga social media platforms ngayon, di ba, meron tayong likes and reactions. Dito sa WePi Social ay pwedeng bigyan ng tip ng mga tao yung post na sa tingin nila ay interesante or maganda. And then, the tip will be sent automatically and directly daw sa writer or naglabas ng post na iyon. So, another good features to be kung sakaling matuloy at mapasama ang WePi Social sa mga Pi applications. And then, the third one is the Diners. It is a hub where people can create account and share their cultural knowledge through foods. So dito sa Diners, pwede kang gumawa ng account and then gumawa ng mga video tutorials na mag-share ng steps, tutorials, and videos about sa pagluluto ng mga cuisines and dishes na depende sa gusto mo. And then, pwede mong i-share dun sa app and then tutorial, pwedeng panoorin ng iba, and then ang isang target pa nila ay maging isang marketplace ito sa hinaharap. Okay? So, Diners para naman sa food. And then the last one is the Pi Barter Mall. It is intended to be another large online selling platform or online marketplace kung saan people can buy goods, commodities, and products, ang ibabayad ay Pi Coins naman. So, kung mapapansin nyo, syempre, sa Pi Network, ang
Ang target talaga dito sa mga projects na to ay magkaroon ng mga apps na gagamitin yung Pi Coins para magkaroon siya ng circulation at tumaas yung value nung Pi Coins. So yun ang nakikita ko ditong mangyayari in case na matuloy na itong mga applications na to at ma-roll out, ma-release at mailabas sa public. So kapag ginamit na yung Pi dito sa mga apps na to, syempre tataas yung value ng ating Pi Coins. Kapag, syempre kapag naging official cryptocurrency na itong ating Pi Coins. So yan ay depende pa rin sa magiging development at final rollout, final turnout ng Pi project as a whole. And don't forget guys, so itong Pi Hackathon showcase na to ay part 1 pa lang. Ibig sabihin, ilan pa lang ito sa mga pwedeng ma-release na application. Sa September 2 ay meron pang Pi Hackathon Showcase Part 2. So abangan natin yan at tingnan natin yung mga magagandang apps pa na pwede nating magamit in the future sa pamamagitan ng Pi Network kung matuloy. Okay? So paalala, itong mga apps na to ay hindi pa po official na mapapasama sa Pi Network talaga. Ito po ay nasa process of development at pamimili pa. Ayon nga sa kanilang mismong video tungkol sa Hackathon Showcase, ang mga winners ay hindi pa napipili. At kailangan yung mga developers na ng apps na pinakita natin ngayong araw ay continue na i-develop at i-hone yung kanilang mga applications para makasigurado sila at tumaas yung chance na mapili nga sila at mapasama yung kanilang apps dito sa Pi Network. Kung isa kayo sa umaasa na itong mga applications na to ay magiging official, please let me know and leave a comment sa ating comment section. And if you like this video, please hit like and subscribe to our channel. It means a lot to us. And kung gusto nyo pang makareceive at manotify sa mga video tulad nito, ay don't forget to hit the notification bell. So hanggang sa another update tungkol sa Pi Network World. Bye!